ito na nga ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino, ang planong pagpapaunlad ng paliparan ng San Miguel Corporation ay may kasamang 8 kilometrong airport toll road na magkukonekta sa paliparan at North Luzon Expressway. At dito, may dugtong din ang natapos na 18 kilometrong Skyway Stage 3 papunta sa South Luzon Expressway. Yan ang ating alamin ngayong araw na ito tungkol sa plano ng San Miguel Corporation, ang planong paliparan na ipapatayo sa baybayin ng Bulacan. Kaya kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video, tour at sightseeing. Kasama na rin dito ang proyekto ng ating gobyerno. Welcome po kayo ulit dito sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. I am Janie R. At ngayong araw ay mag-update naman tayo ng proyekto ng San Miguel Corporation na planong ipatayo sa Bulacan. Ito ang paliparan ng New Manila International Airport. Sinabi ng San Miguel Corporation upang madikondyes ang EDSA, magbigay ng maayos na paglalakbay at magpatayo ng panibagong kalsada, mga network ng riles patungo sa paliparan sa Bulacan. Inilabas ng San Miguel Corporation ang pangunahing mga proyekto sa riles at network sa kalsada. Isasama ito sa 740 billion proyekto sa paliparan sa Bulacan upang magbigay ng maayos na daanan sa buong bansa at matulungan madikondyes ang EDSA. Ang mga proyektong ito ay bumubuo ng napakalaking network ng infrastruktura upang mapadali ang pag-access sa paliparan mula sa Metro Manila at iba't ibang lugar sa Luzon. Dito mas lalo pang madagdagan ang potensyal ng pang-ekonomiya sa malapit na lalawigan na sakop ng paliparan. Bahagi ito ng pangako ng San Miguel Corporation na mamuhunan sa ating bansa at matulungan ang ating gobyerno. Mga mamamayan na bumubuo ng maganda at mahusay na pang-world class na paliparan. Pinasalamatan din ng San Miguel Corporation ang mga local government unit ng Bulacan para sa kanilang buong suporta at nakahanay sa hinaharap na mga proyekto sa infrastruktura ng kumpanya upang umakma sa sistema ng transportasyon sa paliparan. Sa isang pagpupulong kamakailan lamang sa mga LGU sa Bulacan, ipinakita ng San Miguel Corporation ang ilang mga iminungkahing proyekto ng road expressway na kasama sa 21 Integrated Multimodal Transport Network. Kabilang dito ang Bataan-Bulacan Airport Expressway or BBX, Bulacan-Tarlac Airport Expressway BTEC Segment 1, Bulacan-Tarlac Airport Expressway BTEC Segment 2, at nakabilang din ang New Manila International Airport Expressway, New Manila International Airport Expressway MRT-7 Road Spar Access, Skyway Stage 3 New Manila International Airport Extension, Skyway Stage 3 NLEX Segment 10 to New Manila International Airport Expressway, Skyway Stage 3 C3 to Rigel 10 and the Circle Extension, Shoreline Expressway, Pasig River Expressway, Skyway Stage 3 Quirino Extension, Skyway Stage 3 Buendia Extension, Skyway Stage 3 Buendia to EDSA Extension, Naiyak Extension to Loton BGC, Naiyak Extension to C5 Extension, Naiyak Extension to EDSA Tramo, Northeast Airport Expressway, San Pedro Calamba Expressway, Calamba Tagaytay Expressway, Airport Bus Rapid Transit Project from Matnog, Sorsogon, Tulawag, Ilocos Norte, EDSA Skyway from Monumento to Mall of Asia, at ang panghuli naman ay New Metro Manila Food and Transport Hub. At ito ang abangan natin sa pinanukalang proyekto ng San Miguel Corporation. At sa mga panibagong update tungkol dito sa New Manila International Airport, mag-subscribe na dito sa ating YouTube channel at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated ka every time na meron tayong bagong video, tour at sightseeing. Kasama na rin dito ang proyekto ng ating gobyerno at kasalukuyang administrasyon. See you again sa ating next update!